Yung component po daw ng Sputnik, madedelay ang pagdating. Paano po yun? Kasi 21 days po yun. Wala pong problema, no? Because, in fact, nagkaroon na po ng communication, yung EUA ng Sputnik V ay ipapaamendahan po. Apparently, mas mataas po ang efficacy kung mas matagal yung period ng first dose sa second dose. I think it will be almost the same as AstraZeneca na 12 weeks, no? So, magpapaamenda nga po sila na mas ideal na mas matagal yung second dose. So wala pong epekto yung counting delay na incur. It so, will even be more ideal for efficacy na ma-delay ang second dose ng Sputnik V. Sir, sec yung EUA nila, kailan po yun ma-amend? Well, bibigyan lang po nila ng notice ang FDA. I don't think it has to be amended kasi talaga namang meron na silang EUA, no? And this is not something na formally has to be amended. It is just formal advice, and I think they have already communicated with FDA na mas mataas ang efficacy kung 12 weeks din. Sex, saan po nagkakaroon ng ano, bakit nahihinto yung pagdating dito? Hindi naman po malaking issue siguro yan, no? Pero what they are assuring is wala pong epekto yan sa second dose ng mga nakakuha na ng first dose sa Sputnik V.